reino ang Panginoon. Mga kapatid, sa mga pagdiriwang na ito, sa unang Miyerkules ng buwan ng September, no? Dilangin natin ang ating mga pagpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkaroon ng Puhong Kapag. Dilangin din natin ang ating mga kahitinan, ang kaayusan ng ating buhay. Dilangin natin ang pangalaga sa kalitasan. Kahapon ay ipinilaga ng Santo Papa. Kilala mo ang ating Santo Papa? Ang pangalan ng ating Santo Papa? Francis. Kung sinabi niya na kahapon ay ang araw ng panalangin para sa pangalaga ng Deity. World Day of Prayer for the Care of the World. Kinakailangan natin pangalagaan ang ating kaligtasan. Kasi kung hindi ka ating pangalagaan ang kaligtasan, ay magkakaroon tayo na tinatawag na climate change. Sisirain din tayo ng kaligtasan. So kasama ho ng ating panalangin, lalo-lalo na magtumay natin mamaya ang pagpapagaling ni Jesus sa Bienan ni San Pedro. Itulog natin sa Diyos ang kung mayroon lang tayong karamdaman o yung mga mahal natin na mayroong inadalang sakit sa katawan. Idulog natin na pagalingin ng ating Diyos sa tulong na rin ng ating patron na si San Martin de Porres. Ano bang maging karapat-dapat tayo kumalap? Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Sabay-sabay, inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumha ako na kasala sa isip, salita, sa gawa at sa aming pagkukulang. Kaya ibinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Awan tayo ng mga kapangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan kami. Kristo, kawaan kami. Kristo, kawaan kami. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan kami. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan, Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay, iyong tinataglay, gawin mo sa aming kalooban, gawin mo sa aming kalooban, manood ang pag-ibig, manood ang pag-ibig, sa iyong halang dakila at banto, sa iyong halang dakila at banto, upang sa pag-ulan ng aming pagsunod sa pananampalatayang inyong ipinagkaloob. Mapagyaman mo ang kabutihan iyong hinihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at kapuko. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
kesayangan Anda. Amin. Pasti Ibu buat. Sa kanila.
Pagbubog ng araw, lahat sa lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus, ibinato niya ang kanilang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagani sila. Nagsilabas na marami ang mga demonyo sa kaysa ikaw, ikaw ang anak ng Diyos, o nasinaway sila ng Jesus. At hindi pinahintulutan magsalita sa bagat na ipilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus na nagpunta sa isang ilan na buhok, inanap niya ang mga tao at ang matagpuan, ay pinakiusapan huwag mo nang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos, sabagat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinukuloy ka namin, Panginoon Jesucristo. Pasupo na. Hello! Bahagi ng ating paanyaya ngayon sa Ebanghelyo. Kayo ng Ebanghelyo, binasa natin ngayon. Mula ay San Lucas, very good, no? Ilan na uli ang Ebanghelista? Ilan ang Ebanghelista natin? Apat, meron tayong apat na Ebanghelista. O sinabi natin Ebanghelista, ito ang sumulat ng Ebanghelyo, no? Ang sumulat ng buhay ni Jesus. So, may apat tayo, no? Ngayon, yung ating binagi ay si San Lucas, si San Mateo, San Marcos, San Lucas, at San Juan. Uulitin natin. San Mateo, San Marcos, San Lucas, at San Juan. O, ulit na. San Mateo, San Lucas, San Juan. Si Marcos. O, ulit isa pa. San Mateo, San Marcos, San Lucas, at San Juan. Ang Ebanghelyo lang ngayon ay mula kay San Lucas, na napapahayag na si Jesus ay pumunta sa bahay ni... Kailang bahay pumunta si Jesus? Sa bahay ni... Sa bahay ni Simon. No? So itong si Simon, sino ba itong si Simon? Si Simon, o kung tawagin natin ay Pedro. Kung tawagin niyo kumisan ay Simon Pedro. Ito yung isa sa 12 alagad ni Jesus. No? Kaya yung itinuturin natin pinakapinuno sa 12 alagad ni Jesus. So, Simon Pedro o Simon Pedro. No? So siya ay pumunta sa bahay ni Simon. Bakit siya pumunta sa bahay ni Simon? Kasi yung biyanan ni Simon ay mayroong sakit. Very good. Anong sakit na ang biyanan ni San Pedro? Anong sakit? O, oh, mataas na daknan. Ano sa English yun? Yun, very good. High fever. No? Hindi na sa inyo, nagkaroon ng high fever. O. Oh. So,
Yung mga kalangat, no, mahirap din ang magkaroon ng high fever. No, kaya kayo ay mag-iingat na huwag magkasakit. Ha? Pag-inata ninyo ang inyong katawan. Oh. So, ngayon ay panahon. Ngayon ay panahon na tag-ulan, pero hindi umuulan. No? Pero sana kayo rin ay handa, no? Dito sa inyo ay dalang kayo! Yan, magdadala kayo ng kayo kahit hindi umuulan, ha? Panangga sa ulan, panangga rin sa matinding init, ha? Huwag kayong mahiya kahit na lalaki, no? Magdala kayo ng kayo, pananggaya, no? Sa kalikasan na dumarating sa Pilipinas ito, no? So, at kayo ay nakain ng sapat na pagkain, no? Huwag naman masyadong matakaw, no? Baka yung baka kayo mamatay sa puso, no? So, kakain ng sapat, kakain din ng gulay, kakain ng gulay. Maraming gulay. Kasi kami na kumakain ng gulay. Oh. Kakain ng gulay. Yung mga hindi marunong kumain ng gulay, pag-alala na kumain ng gulay. Pampalakas ng pampahaba ng gusto ba ng Diyos na umaga ang buhay ninyo? So, tignan si ang binag ni San Pedro, no? Pinagaling ni Jesus para umaga ang kanyang buhay at bilang para umaga ang kanyang buhay upang siya ay makapaglingkod. Makapaglingkod sa Diyos at makapaglingkod sa kanyang mga mahal sa buhay. So, kaya, yun ay gusto ng buhay na paano umaba ang ating buhay. Kaya, kinakailangan din pangalagaan natin ang ating sarili. No? Pangalagaan natin ang ating katawan. Yung magawa na po na po saan ay pinagaling ang Diyos natin ay ang Diyos na nagpapagaling sa mga may karamdaman. No, gusto ng Diyos na maalis ang ating mga sakit. Kaya nga, tamang-tama po, no, yung ating patron. Kilala niyo ba ang ating patron? Sino ang mga patron ng ating parehya? Oh, si Saint Martin de Torres, no? Siya ay patron ng mga may sakit, no? So, patron siya ng mga may sakit kasi siya ay nilulunod niya sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng mga may sakit, ipinapadalangin ni San Martin sa Diyos. Napagaling ng Diyos ang lahat ng mga may sakit. No? So kaya po, isang patuloy na paanyaya, ipagsanggalan tayo sa lahat ng ating mga sakit na maaaring maramdaman sa ligid na ito. At kung mayroon man, ay ilulong namin katulad ni San Martin, ipadalangin natin na pagalingin ang mga may sakit. Kaya po, isang pangahagi nito na maging paanyaya natin, no? Sa inyo at sa kung meron tayong mga mahal sa buhay na mga may sakit. Ipanalangin natin, lalo-lalo na po, no? Tuwing araw ng Webes, no? Araw ng Webes, kasi po yung araw ng Webes ay hinubulog natin, ito po yung tinutuloy natin na devotion natin kay San Martin de Porres. Magamang ito, araw-araw, pwede natin ipagdasal, no? Kaya ang pag-pwede ito kasi meron tayong vigil. Meron tayong vigil sa harapan ng banal ng sakramento sa altar
dulo sa ating pariskat, dulo sa kabilang dulo, no? Sa loob din po ng ating inawa. No? So, yun po ay mga 5 minuto lamang lalakad mula dito. No? So, tuwing 7 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock in the evening. Meron mo tayong pagkatanon sa banal na sakramento sa altar. At doon ay pinapanalangin natin ang lahat ng mga may sakit. So, kaya rin po, no, kung ngayon yung panahon, ay nangyayahan mo rin mo kayo na pumunta roon, maglaan ng panahon ng paghihintay, panahon ng katahimikan, may pagkasal natin ang mga may sakit. Sapagkat marami ngayon ang may sakit. So, kasama natin, hindi naman tayo doktor, wala namang kumaari naman kung saan yung ibahagi natin, hindi sa lahat yung kapangyarihan ng panalangin. No? Kapangyarihan ng panalangin. Ang kapangyarihan ng Diyos na nakikinig sa amin panalangin. Bakit? Kasi gusto rin ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maayos na kalusugan. So, yung ating panayang tuwing-tuwing, tuwing, kamuha na pa rin, tuwing-tuwing, anong oras? 7 in the morning hanggang? Pagkatapos rin, no, mayroon tayong banal na kapiliwan ng misa ng alas 7 ng gabi. At kasama rin doon, kinasama natin yung anointing of the seed. No? Pinapahilan natin ang nalamis, ang misa. Katulad ng ginawa ni Jesus, no? Sa babae nito, sa dinamis San Pedro, ang ginawa po ni Jesus, pinatungan ni Jesus ang mga may sakit ng kanyang ano yung pinatungan ni Jesus sa mga may sakit? Ang kanyang kamay. Pinatungan ni Jesus ang kanyang kamay sa mga may sakit. At ano ginawa ni Jesus sa mga may sakit? Pinagaling ni Jesus yung mga may sakit. No? So, kaya po, yun ay kasi naroon yung mga misali. Paano nakapunta rin ang mga misali? Paano nakapunta rin ang mga misali? Dinala sila ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Pero dito kung napanagay mo rito, ay kaibigan, no? Dinala ng kanilang mga kaibigan. No? Hindi na ako kamag-anak. Yung kamag-anak, oh, hindi na yun. Pero kung wala naman kamag-anak, at least meron pang kaibigan. No? So, wala po. No? Kung meron kayong mga kaibigan na may sakit, inyong ipagdarasal. No? Ipagdarasal ninyo ang inyong mga kaibigan na may sakit para sila ay dito po, idulog natin sa Diyos, idulog natin kay Jesus, sapagkat si Jesus, ang ating Diyos ay ang Diyos na nagpapagaling. Pero hindi pa naman nakatapos doon, no? Wag mo natin kalimutan. Katulad ng bilang ni San Pedro, ang pinagaling ni Jesus. Pagkatapos na pinagaling ni Jesus yung bilang ni San Pedro, anong ginawa ng bilang ni San Pedro? Tumayo siya at naglingkod sa kanila. No? So yung ating kagalingan, yung ating kaayusan, yung maayos na ating pangatawan,
Thank you.
Tanggapinawan ng Panginoon kung paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapangyarihan sa buong sanggayanan ng mga kamay. Please repeat after me. Ang maraming lumikha. Ang maraming lumikha. Ang wala na paghahain. Ang wala na paghahain. Ay lagi namang magdulot. Ay lagi namang magdulot. Ng iyong paglabas-bas sa amin. Ng iyong paglabas-bas sa amin. Ay tumutubos. Ay tumutubos. Upang ang ginaganap mo. Upang ang ginaganap mo. Sa aming pagyayuwang. Ay maging lubos na pagkakalorob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pagkilang. Sa pagkumuhay namin araw-araw, pinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo itinula sa sangkatawa ng Espiritu Santo yung unang nanigigay na nalang naglalak sa amin ng kabiyama na kalahang mabuhay tayo sa tingin mo kailanman. Kaya ay isa ng mga anghel si Yahweh na patuloy sa iyo na walang mabali sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang halis na aking dugo ng bago at wala hanggang tipan
ang aming tubuh ay bumubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalanan sa pagkakamatay ng mga pagkabuhay ng anak, inyari namin sa iyo ang pinakay na nagbibigay buhay at ang kami sinagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at dalingan ng harapan na tumayo sa lang mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawa ng Diyos ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, binabing mo yung simbahang nalalang sa Diyos ni Kristo at kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Binaventura at ang Tanang Kapalian. Alalahanin muli ang mga kapatid namin lahing-lahi na may pag-asa sila yung muling mabubuhay ay hindi na lahat ng mga umanaw. Kawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwalagan, kawaan sa mga bago sa lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas kay isa na mahal na Bering Maria, isa na siya na kanilang esposo ng mga apostol. Masalamatin na lahat ng mga maralang muhay dito sa lubig ng kaliwalagan sa iyo. May pagbuo na walang niyang pagpupuli sa kaliwalagan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng pangangapuloy sa iyo, Diyos na mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasama-sama natin dulo, narawa, patulad ng biyanan ni San Pedro, ang mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay, magulang, lolo, lola, tiyo at tiyo na may paramdaman ay pangalimin ng ating Diyos sa tulong ng ating panalangin at minsan mga ipones. Thank you.
momento qui girato così da un altro scolto per la quale il mio segno mai per la quale il mio segno come il mio nome di Panamo per la quale per quale il nome di Panamo per la quale per la quale il mio segno per la quale per la quale il mio segno per la quale passava lo Spirito Santo ma passava la mia vita Amen Anca per la mala, anca per la buona, e gli altri non sono in noi. Ma in Italia è quello che anca per la mala, sta di sacco. Papa. And for the